Cynthia Wico. Hi, Doc! Hi, Jesus! Ayan, nako. Doc, ang bit-bit ko. Halika, huwag kayo matakot. Isang buong pamilya. Ito, si Melody. Isa-isa nga ang tinignan ni Doc Cynthia ang kalagayan ng mga bata. Hindi nga malalim. Si Rochelle, okay na siya. Nauna siguro siya, so nabigyan siya ng tamang nutrisyon. Hindi na lang masustinehan ngayon. Samantalang si AJ, inatake ng hika nito habang chine-check up, kaya agad itong binigyan ng nebulizer. Hindi ako nagbigay ng antibiotic kasi palagay ko yung change in weather tsaka mahina lang resistensya. Yan! Hello! Ilang taon na ito? 1 year old. 1 year old. Anong pangalan niya? Riza. Si Riza. 5.5 kilograms lang siya. Weight lang po yun, 4 months old. Ang bunsong si Riza, hindi pa raw umaabot sa normal na sukat para sa mga isang taong gulang. Senyalis nga ito ng malnutrisyon. Ganito rin ang kalagayan ni AJ. Oo, malaki ang tiyan, brita lang buhok, tapos talagang ang mata niya walang kakislap-kislap. Kaya kailangan trabahuhin siya ng husto. Kasi wala din siya sa third percentile, yung negative 3 natin na percentile. So, mahirap silang habulin. So, ito yung nakakatakot na marami dapat tayong mahagilap na mga batang ganito. Ito yung dapat din institutionalize na natin. Okay. Ang pagkain kasi natin, dapat 3 big meals a day, tsaka 2 snacks. So, paano natin magagawa yung... So, ang pagkain natin, kailangang may kanin o bigas o kaya kamote. Ayon pa kay Doktora Wico, hindi raw basta payat ay malnourished na agad. Kulang sila sa protein, kulang sila sa calories. So, yung tinatawag natin calorie-protein malnutrition. So, yung isa namang aside from that, meron tayong malnutrition yung mga obese. Obesity naman yon. So iba naman klase yun. Ito yung kulang ito, yung iba naman labis. Kapag po napabayaan ang kanilang kalusugan at nagpatuloy yung ganito, saan po maaaring maul? Ito yung sinasabi natin sa Millennium Development Goal natin ng Pilipinas na umaabot tayo sa malakmataas ng mortality natin. Baka hindi abutin ng 5 years. Okay, special. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI, dito sa Pilipinas, 3 sa bawat 10 bata na may edad na 0 hanggang 5 taon ay malnourished. Kung isasalin ito sa numero, 3.3 milyon na batang Pinoy nga raw ang may kaso ng malnutrisyon. Malaking problema nga raw ng ating lipunan ang malnutrisyon. Tingin ko sa dami na nakikita kong ganyan, edukasyon muna para sa mga magulang. Hanap buhay para sa mga magulang. Paano natin masusustinihan ang everyday na pagkain nila? Kung kapos ka nga raw sa buhay, hindi naman daw ito hadlang para makakain ng pagkain na may wastong sustansya. Magtanim sila ng malunggay, tapos yung talbos ng kamote at kamote. Kung minsan kasi, nakakalimutan natin that these are the best food that we can have. Matapos ang check-up sa mga bata, hindi na rin namin pinalagpas ang pagkakataon na matignan din ang kalagayan mismo ng kanilang mga magulang. Ayon kay Dr. Barameda, kahit papaano, maayos pa raw ang kondisyon ng mag-asawa. Nasa tamang timbang pa rin naman sila. Yun lang siguro ang pinaka-advantage nila bilang matatanda na mas kaysa doon sa mga anak nila kasi mas technically mas malakas yung resistensya nila. Nung narinig mo na sinabi ni Dr. Wico na lalo na yung dalawang bunso mo, na posibleng hindi na sila umabot ng 5 years old. Ano yung naramdaman mo? Sakit. Parang hindi ko makakain. Opo, nakakot po ako. Parang nangamba po ako. Sobrang pangamba. Mga kapatid, hindi po dito natatapos ang pagbabantay natin sa kalusugan ng pamilya Arellano. Patuloy po namin silang tututukan hanggang maisaayos ang kanilang kalusugan. Kaisa kami ng pamilya Arellano sa pagsasaayos ng kanilang kalusugan. Kaya naman mga bitamin at mga gamot ang handog namin sa kanila. Ito po yung vitamin C. Kumbaga po, kahit papano,
maano na po yung ano yung kalusugan ng anak ko. Parang magkaroon na po siya ng konting lakas pag nakainom po siya nitong vitamin C na po na to. Para sa panong kontra niya sa sipon, ubo. Pero ang higit na mahalaga ngayon, hindi lamang sikmura nila ang mabubusog, maging ang kanilang isip puno na ng kaalaman upang labanan ang malnutrisyon. Dahil malalim man ang sugat ng problemang ito, sa pakikipagtulungan sa mga sangay ng gobyerno, mga proyekto ng komunidad at mga organisasyong handang tumulong, maiibsan ang gutom ng ating lipunan. Alamin ang proteksyon laban sa mga kaso ng kapabayaan ng mga manggagamot. Sinumpa ang tungkulin na raw ng mga manggagamot ang bigyang lunas ang anumang nararamdaman ng isang pasyente sa abot ng kanilang makakaya. Pero paano kung ang pangangailangang medikal ay hindi natugunan dahil sa kapabayaan at nagresulta sa kahihiyan, pagkabaldado o di kaya'y kamatayan? Taong 2008 nang kumalat sa Pilipinas ang isang kontrobersyal na video. Naging mitsa ng eskandalo ang nasabing video na nakilala sa iba't ibang pangalan gaya ng Black Suede Scandal at Cebu Doctor Scandal. At kahit 2 taon na ang nakararaan, nakatatak pa rin sa isipan ng marami ang video na mas kilala bilang Canister Scandal. Canister Scandal ay video ng isang lalaking pasyente habang sumasailalim sa operasyon sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu. Pero imbes na seryoso ang medical team, ginawa di umano nilang katatawanan ang kaso. Sa video, maririnig ang hiyawan ng mga doktor at nurse habang tinatanggal ang isang canister ng body spray na naiwan sa puwet ng pasyente. Base sa salaysay mismo ng pasyente, ipinasok daw ito ng kanyang boyfriend habang sila ay nagtatalik. Walang kaalam-alam ang pasyente na habang tulog siya dahil sa anesthesia, pinagpipiestahan na pala siya di umano ng mga medical staff ng nasabing ospital. At nang matanggal ang canister, nakuha pa nila itong paglaruan. Nalaman na lang niya ang tungkol sa video 2 buwan matapos ang operasyon. Kumalat na pala ito hindi lang sa Cebu, kundi sa buong Pilipinas. Tapos ang anak nila. Mula sa pagiging cellphone video, naging ganap na pelikula pa ang canister scandal. Isang direktor ang nakaisip na sakyan ang kontrobersya sa pamamagitan ng paggawa ng pelikula tungkol dito. Naging laman din ng mga balita ang canister scandal. Nakarating ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At isa ang Professional Regulation Commission o PRC sa nagpakita.